Yung press con ni Joel Escorial with Benhar Abalos ano, noong October 20. Una pa lang, marami na tayong makikita dito na mga inconsistencies eh. Mga kaduda-duda ba? Una, tignan natin. Pagpasok pa lang ano, bale ito po yung table eh. Dito uupo si Escorial, dito uupo si Abalos. Nakita nyo itong mga papel na to. Ay, mga papel. Ano yung mga yan? Di ba? Dahil kung exhibit man yan, di ba dapat fina-flash na nila dito sa LCD screen na to? Ayan o, pagkalaki-laki. Kung talaga sila na-exhibit yan, bakit hindi nila fina-flash dito para makita naman natin? Pero, sa kabuuan na natapos itong press con nito, nandyan lang yung mga papel na yan. Ano yan? Para saan yan? O. Diyan pa lang kaduda-duda na ano ba man, kodigo ba yan? Okay ba? Okay, okay. Ganito, si Joel ay voluntaryong sumuko. No? Sumuko siya. Siguro, Joel, kung okay lang sa'yo, anyway, sumuko ka na naman, gumawa ka na affidavit. Ano masasabi mo sa press ngayon sa nangyaring ito? So, mapapansin natin, no? Kung papaano siya makiusap dito kay Joel Escorial, napaka soft spoken ng ano, parang ang bait-bait, parang ang kausap niya ay isang bata na okay ka lang ba anak, ano ba, total sumuko ka naman, so parang halatado na ano to, special treatment ba to, o tropa mo ba to, o bata mo ba to, hindi ba dapat ang dawe na kausap mo dito eh kriminal yan eh. Nakapatay yan ng tao eh. Di ba dapat ganito ka makipag-usap kapag mga durobo yung kausap mo, di ba? Kung anong lingwahe nila, ganun din dapat, di ba? Saka dapat ganito ka makipag-usap kung hindi mo tropa eh, di ba? Pero pag tropa mo, ang bait mo, ano? Sa Traffic Sector 8, at sinasabi mo, Captain Sargento, hindi mo lang ang first day. Tumingin kayo sa akin, sampaling ko kung putong ano. Tumingin kayo sa akin, look at me. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganon kayo ng ganon, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Ano ka? Ha? Tumingin ka! Tumingin ka! Tumingin ka! What? Ano? Hindi nyo pinagpog! Ano pa sa legitimate operasyon? Nahiya kayo, super-super ang ginawa nyo. Pangilang biktima nyo yun! Uyag po yan na dinanon nyo! Ikaw, Timbrader! Pangilan! Eh, dito. Dahil lumabas, ano nangyari? Natakot ka ba? O... So, unang tanong niya, natakot ka ba? O ano? Doon pala, makikita mo na ginaguide niya itong kausap niya. Parang siya yung guide questionnaires eh. Parang alam mo yung projected kung ano yung dapat na isagot. Kaya nga tingnan mo kung ano yung sinagot ni Escorial. Doon din manggagaling kung saan ano yung tanong, ano yung linya ni Abalos. Tingnan natin na. Dahil lumabas, ano nangyari? Natakot ka ba? O... Natakot po ako. Tsaka napansensya po sa paggawa kayan, pero sinapit po. Ibali, kung nakokonsensya ka, Joel, makakabawi ka naman eh. Importante rito, makakabawi ka kung sasabihin mo lahat na makakasama mo at kung sino nag-utos sa'yo. Ha? Sino nag-utos sa'yo? Galing po sa loob, sir. Sa bilibid po. Okay, sino makakasama mo? Si Israel po, Dimakulangan at si Edmond Dimakulangan at si Orly po. Okay, ito bang mga kasamang mo ito? Pwede bang sabihin mo sa kanila kung paano naging papel yung sa isa't isa? Sino nagmamaneho? Sino yung nakabantay? Yung... Okay. So parang may guide questions na talaga itong si Escorial. So sabi niya sino yung mga kasama mo at sino yung nag-utos. So sinabi kung sino yung mga kasama, pero yung nag-utos hindi pa.
So makikita ninyo talagang step by step process yung ginagawa nila dito na pagtatanim, pagtatagpin ng kwento, ano. Ang tanong pa niya eh, sino yung nagmamaneho, sino yung nakabantay. So ano yun, talagang ginaguide niya talaga, no? Pakinggan natin yung kwento. Ito bang mga kasamong mo ito, pwede bang sabihin mo sa kanila kung paano naging papel sa isa-isa, sino nagmamaneho, sino yung nakabantay? Yung nagmamaneho po sa motor, si Orly po. Tapos sino yung nakasama? Si Israel po. Anong papelon di makulangan, brothers? Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa Percy po, siya po ang babaril. May nagkataon po, natapat sa akin. E sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Kaya na binaril ko na po si Percy. Okay, so base sa kanyang kwento, yung nagmamaneho sa motor si Orly, tapos yung sakay si Israel. So kung i-illustrate natin, halimbawa ito yung motor, no? Halimbawa ito yung motor. Ayan. Sensya na kayo, hindi ako marunong sa motor eh. So nagmamaneho dito si Orly, ang sakay ay si Israel. Pero ang sabi at the same time, ang sabi ni Joel Escorial, kung sino yung matapat, siya yung babaril. So kung yun yung kanyang pagkakwento, ang illustration niyan, may dalawang motor. Diba? May dalawang motor at may nagmamaneho dito na isa at dito si Escorial. So ibig sabihin kung sino yung matapat, sabi eh. Hindi naman po pwede na ang sabi niya, ang nagmamaneho ng motor is si Orly, tapos yung sakay is si Israel. So asan si Escorial dito? So ibig sabihin may isa pang motor. 'Di ba? Tama ho. Ganun yung ano natin diyan eh. Ngayon, kung babalikan natin yung video mismo, wala naman tayong nakitang dalawang motor doon kundi isa lang. 'Di ba? So kung dito 'yun yung kung dito natin ibabase, iisang motor lang, ayan oh. Oh, iisang motor lang, ayan po siya oh. Ayan lang. So paano yung sinasabi ni Escorial na merong ayan oh. So hindi na nagtutugma doon sa sinasabi ni Joel Escorial. Ang sabi kung sino yung tatapat. Kung sino yung tatapat sa kanila doon kay Percy Lapid, siya yung babaril. Pero at the same time sabi niya yung nagda-drive ng motor ay si Orly, tapos yung sakay sa likod ay si Israel. Kung sino yung matapat, siya yung babaril, eh si Escorial daw yung natapat, kaya siya yung babaril. Eh saan siya dito sa picture na to? So ibig sabihin may isa pang motor at siya yung natapat, siya yung ito si Orly ay si Escorial. O dyan pa lang mali-mali na. Natapat sa akin. Eh sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Sabi sa'yo noon? Si Orly po. Sino tong Orly na to? Paano mo siya nakilala? Tiga saan siya? Ano sa Sierra, taga Batangas po. O diba tinanong kung sino si Orly? Kita nyo to oh. Anong ginagawa niya dito sa papel? Tapos ito nakatingin na. Ano yan, kodigo? Yan ba yung pinapabasa mo kung ano yung dapat basahin? Pansinin natin na, i-rewind natin, pansinin mo natin. Ano yan? Yung mata mo nakatingin doon. Tingnan natin ha. Ano? Kung hindi mo papatayin, ikaw papatayin? Sino nagsabi sa'yo noon? Si Orly po. Sino tong Orly na to? Paano mo siya nakilala? Tiga saan siya? Ano sa Sierra, taga Batangas po. So siya kumontrata sa'yo? Di, yung kumontrata po, sir, galing sa loob po ng Bilibid. Itinawag po sa amin na ganun daw po. Okay. Meron ka bang gusto sabihin sa pamilya ni Percy?
Sana po mapatawan po ako nila. Hindi ko naman kagustuhan yun. Galing ah. Pasensya na ho kayo. We will not welcome any more questions about kay Joel. No? So dito, sinabi niya na pasensya na ho kayo. We will not welcome any questionings. Bakit? Diba? Tapos, lumingon siya doon kay Lieutenant Kirby Craft. Ha? Bakit? Akala ko ba ikaw yung superior dito? Bakit mo pa tinatanong si Kirby Craft kung papayag ba o hindi sa mga questionings? Craft, magpapatanong ba tayo or huwag muna? So pansinin niyo yung ulo niya, sinishake niya. Oh, siya din nagbibigay ng cue na sagot. Magpapatanong ba tayo or huwag muna? Sa media, kay Joel. Patanong ba tayo o huwag muna? So projected na naman eh. Diba? Magpapatanong ba tayo o wag muna? Siyempre, anong sasabihin ni Kraft? Oh, sabi pa niya, baka makakagulo. Andun naman tayo, baka makakagulo. Oo nga naman. Kaso, nagpa-presscon ka eh. Kung tutuusin, dapat hindi ka na muna nagpa-presscon. Kasi nga, ito ngang presscon na ito ang dahilan kung bakit may namatay. Kraft, magpapatanong ba tayo o wag muna? Sa media, kay Joel. It might joke. Huwag na muna, no? Sir, mas maganda, sir. Huwag na muna, sir. Okay. Kasi ongoing pa yung follow-up operation. Okay. Ganito, ha? Asan ang abogado mo? Pinilit ka bang gawin itong statement na iba? Nasaan yung abogado mo? Hindi alam ni Escorial kung anong isasagot. Unang-una, dapat nandyan nga. May abogado yan dapat katabi, eh. Nasaan ang abogado mo? Tapos hindi masagot ni Escorial. Tapos, another question naman si Avalos. Halatang halata eh. Asan ang abogado mo? Pinilit ka bang gawin itong statement na ito? Andiyan ang media o pinilit ka ba? May pumilit pa sa'yo? Wala po. Usap po akong nag-ano ng ano po. Nung sumirender ka, eto ba, paano ka sumurender? Sabihin mo sa media, paano ka sumurender? Nagpunta ka ba sa kapulisyan? May tinawagan ka ba? Paano yung nangyaring proseso? Pinilit ka ba? O, syempre, alam nga sabihin niyang hindi, oo. Tapos, paano ka nakapag-report? May pinuntan ka, pumunta ka ba sa pulis? May kumontak ba sa'yo? Talagang projected talaga eh. Tingnan niyo yung sagot ni Escorial. Kung ano yung tanong, doon din nang gagaling yung linya ni Escorial. Nagpunta ka ba sa kapulisyan? May tinawagan ka ba? Paano yung nangyaring proseso? May tumulong po sa akin isang tao na may kilala po sa mga kilala po siya ng pulis. Doon po ako dinala. Kinasurrender po ako doon. So ito'y talagang voluntaryo mong ginawa? Opo, sir. Walang pumipilit, walang namimbal sa iyo. Ito, nakaharap ang mga journalist ngayon dito. Wala po. At nung ginawa mo yung salaysay mo, nandun na abogado mo, di ba? Opo. Nung ginawa daw yung salaysay, nandun yung abogado. Pero dito sa presscon, wala tayong makita. Ano yun? Tapos, ang sabi niya, meron daw siyang tinawagan na may kakilala sa pulis. Actually, dapat nga isama doon sa investigation eh, sa persons of interest, yung nag-connect dito kay Escorial doon sa kinontak. Kasi nakaduda-duda yun eh. Dapat nakaano na to, iniimbestigan kung sino. I-reveal nila kung sino yun. Dahil akala ko ba ito ay inimbestigahan nila through CCTV o ano. So malaking breakthrough yun kung sino yung nag-connect dito kay Escorial. Pero tila baga parang ang dating dito eh parang gawa. Ayan oh, napakalinaw oh. Hindi ba script yung mga yan? Ano yung papel na nandyan? Bakit hindi nyo pinapakita dito sa LED? Kung katotohanan lamang, wala namin mga sasayo. Katotohanan po. O, paulit-ulit niya na walang namumersa sa'yo, pinilit ka ba? Bakit? Bakit atat na atat ka sa tanong na yan? Bakit parang ini-emphasize mo yung tanong na yan? Guilty ba kayo? Ano yun? Siguro, tsaka na muna. We'll just... Kita nyo? Tinanong ng media, sinong nag-provide sa kanya ng barel, sa kanila ng barel. Tapos sabi niya, saka na muna.
Pero yung pag-identify doon sa mga tao, si Dimakulangan Brothers, kung sino yung nag-utos, sinasabi. Tapos sasabihin sa kanila muna. Medyo questionable talaga. Anuhin ko na muna yun, ha? Please. Anuhin? Wag na muna, ha? Anuhin ko na muna. Latado, hindi siya prepared doon sa katanungan, eh. Wag na muna, anuhin ko na muna. Ano yun? Be specific naman po. DILG Secretary, tapos ganyan yung sagot. Kala ko ba meron na kayong mga investigasyon nangyari? Excuse me, our friends from the media, we mamaya na tayo sa question and answer. Okay. I'm sorry, I have to filter out certain things. Okay, siguro naman yung magkano yung binayad, pwede. Magkano binayad sa'yo? 550,000. At sa lahat na po yun? 550,000 sa iyo lang o sa buong team mo? Ilan ba kayong team? Sa lahat na po. Ano kayong kadami? Bali, ano po. Kasama po yung sa loob, bali, anim. So, anim kayo, 550,000 ang pinayad? Opo. Okay? So, may natanggap ka bang pera pagkatapos? Opo. Inulog po sa bank account ko po, sa BDO. Kasi po sir, natihati namin po. Is 140 po sir. Magkano? 140. 140,000. Okay. Okay, siguro tama na muna yon, ha? So, kung makikita natin, ano, yung balitang ito ay October 20. No, October 20, 2022. At yung headline ay yung si Joel Escorial daw ay pumayag na maipakita yung kanyang bank statement. Ayon pa kay Roy Mabasa, makikita na raw nila kung sino yung mastermind sa pamamagitan ng pagpapakita ng bank account ni Joel Escorial. Ang tanong naman kasi anong petsa na ngayon? Bakit hanggang ngayon walang update kung ano yung nangyari doon sa bank account? Dahil sa halip na yun yung i-update nila sa atin ay yung kung ano-anong kabulastugang kwento na kaso raw na ikinakaso kay DJ Bantag.